Welcome to FreedCon Philippines! Ako si Gino, at ang hawak ko ngayon ay ang T-Com, ang budget-friendly, feature-packed FreedCon Intercom. Kagaya ng ibang models ni FreedCon, itong T-Com ay pwede mong i-connect sa iyong cellphone via Bluetooth para makapakinig ng music, makagamit ng navigation apps, makatanggap at makasagot ng tawag hands-free at i-connect sa isa pang T-Com unit para kayo ay makapag-usap ng iyong backride o ng kasama mong rider during ride. Tara, silipin natin kung anong nasa loob ng box ng T-Com. Itong mga laman ng ating box ng T-Com. Nandiyan syempre yung ating unit, freebies na stickers, user manual, charging cable, clip-on bracket na may kasamang Allen wrench. Ito naman yung stick-on o yung permanent na bracket, may kasamang double adhesive. Ito yung ididikit mismo sa shell ng helmet. At meron tayong velcros, 2 set para sa speakers. Ito naman ay set para sa mic. Ito yung ating headset. Andiyan yung speaker at yung regular mic. Kung ikaw ay merong modular o half-face helmet, ang gagamitin mong mic ay itong gooseneck mic. Babaklasin mo lang yung regular mic, i-detach mo sa headset, at papalitan mo ng gooseneck mic. Ito ang mga buttons ng ating T-Com para sa iba't ibang function. Nandito syempre yung ating power button at yung ating multifunction button. Yung ating jog wheel. At yung ating port para sa headset na nagsisilbi na ring port para sa charging cable. Madali lang install ang T-Com sa iyong helmet. Ang mga intercom ready helmets ay merong mga nakaabang na butas para sa speakers. Dito ay matatagpuan sa ilalim ng cheek lining. Kung mapapansin natin sa ating speakers, merong short speaker at merong mas mahaba. Itong short speaker yung ilalagay natin sa left side at itong mas mahaba yung wire yung ilalagay naman natin sa right side. Kung sakaling ang helmet nyo ay hindi intercom ready at wala nitong butas na nakaabang para sa speakers, gamitin lang yung provided na velcro para sa ating speakers. Tatanggalin nyo lang yung adhesive. At once natanggal nyo na ang adhesive, ay ito ngayon ang ikakabit ninyo at ididikit doon sa spot kung saan ilalagay yung ating speakers. At kapag nakabit nyo na ang velcro, ay pwede nang ilagay yung ating speakers. Tandaan na ang speaker na may short wire ang ilalagay natin sa left side. After makabit ng mga speakers, ang susunod naman natin ikakabit ay yung ating mic. Para sa mga full face helmet, meron ng standard mic na nakakabit dun sa ating headset. Para naman sa mga naka half face o modular helmet, ang gagamitin natin ay yung ating gooseneck mic. Tatanggalin lang natin yung ating standard mic, babaklasin natin sa headset, at ikakabit natin yung ating gooseneck mic. Once nakabit na yung gooseneck mic, tanggalin lang yung cover ng adhesive at ididikit natin yan dito sa ilalim ng cheek lining. Once installed na yung ating speakers at yung ating mic, ay pwede na natin ikabit yung ating bracket. Ang gagamitin natin ay yung ating slip-on bracket. Kailangan lang nating luwagan muna yung screws gamit yung provided na Allen wrench at saka natin siya isisiksik doon sa gilid ng helmet sa left side. Once nakapasok na, ay pwede na natin higpitan ulit yung screws para mas maging secure. At kapag na-install na natin ang bracket, ay finally, pwede na natin ikabit ang ating T-Com. Ipasok lang yung mga ngipin ng T-Com sa likod doon sa mga butas ng bracket at i-slide pababa.
At kapag naikabit na natin yung jack ng headset, eh ready to use na ang ating T-Com. Para magamit ang iyong T-Com sa pakikinig ng music, paggamit ng navigation app, o pagsagot ng tawag while driving, kailangan mong i-pair ang iyong unit sa iyong cellphone via Bluetooth. Ang una mong gagawin ay i-turn on ang iyong unit, press and hold the power button hanggang mag-blink yung red and blue light. Ibig sabihin nun ay nasa pairing mode na ang iyong T-Com. And kapag nag-blink na ang red and blue light sa iyong cellphone, ay turn on ang Bluetooth at hanapin ang T-Com sa available devices and pair. And once paired, ay pwede mo nang gamitin ang iyong T-Com during ride para makatanggap ng tawag, gumamit ng navigation app, o makinig ng music. Once connected na sa iyong cellphone ng iyong T-Com via Bluetooth, ay pwede ka nang makinig ng music gamit ang paborito mong music app. Sa iyong cellphone, ay i-open ang iyong music app kagaya ng Spotify. Piliin mo ang paborito mong kanta and hit play. Ito naman ang gagamitin mong controls habang nakikinig ng music. Gamit ang jog wheel, isang mabilis na twist clockwise para sa next song, o isang mabilis na twist counterclockwise para sa previous song. Para i-pause ang iyong song, pindutin mo lang isang beses ang multifunction button, at pindutin ulit ng isang beses para i-play. Pero kung gusto mong makinig ng FM radio, ay pwede rin yan sa T-Com. Habang nasa standby mode, double-click mo lang ang multifunction button at automatic na mata-turn on ang iyong FM radio. Ito naman ang iyong controls para sa FM radio. Gamit ang jog wheel, twist mo lang ng mabilis clockwise para sa next station, o twist na mabilis counterclockwise para sa previous station. At kung sawa ka na sa FM radio, gusto mo na mag-switch sa iyong music app, press mo lang ulit ng dalawang beses ang multifunction button. Para naman sa volume, gamit ang jog wheel, twist and hold clockwise para lakasan, twist and hold counterclockwise para hinaan. Isa sa best function at benefit ng pagkakaroon ng Freedcon T-Com ay pwede kang makatanggap at makasagot ng tawag habang ikaw ay nagda-drive. Once connected na ang T-Com sa iyong cellphone at nakikinig ka ng music via music app o FM radio at merong tumawag sa cellphone mo, pwede mong sagutin ito gamit ang multifunction button. Isang pindot lang para sagutin ng tawag at press and hold ng 2 seconds kung gusto mo namang i-reject. Kapag in-accept mo ang tawag at tapos na kayong mag-usap ng tumawag sa'yo, i-end lang ang call sa pamamagitan ng isang mabilis na pindot sa multifunction button. At pag ni-end na ang call, ay automatic na magpi-play ulit ang iyong music sa iyong music app o FM radio. Ang T-Com ay merong auto-answer function at voice dial feature. Sa auto-answer, kapag may tumawag sa cellphone mo at wala kang pinindot sa iyong T-Com after 15 seconds, ay automatic na masasagot ang tawag. Sa voice dial naman, gamit ang iyong T-Com multifunction button, press and hold ng 2 seconds hanggang marinig ang prompt, at ready to use na ang iyong voice command. Hey Google, call love. Ang best at main feature ng T-Com ay pwede mo itong i-connect sa isa pang T-Com unit para makapag-usap kayo ng iyong bike ride o ng kaibigan mong rider during ride. Para i-connect ang dalawang T-Com units, unahin munang i-reset ang pairing history. Para i-reset ang pairing history, habang naka-standby mode ang iyong T-Com, press and hold ang power button ng 10 seconds. Magpa-flash ng isang beses ang red light at magpa-flash ulit ito ng dalawang beses to confirm
na na-reset na ang pairing history. Gawin ito sa dalawang unit. At once na na-reset na ang pairing history ng dalawa, ay pwede na natin silang i-connect. I-turn on ang dalawang unit. Press and hold ang power button ng 5 seconds hanggang mag-blink ang red and blue light. And once blinking na ang red and blue light sa dalawang TCOM units, ibig sabihin nun ay nasa pairing mode na sila. Pwede na natin silang i-connect. Gamit ang kahit alin sa dalawang unit, short press lang ng isang beses ang power button at hintayin ang prompt to confirm na successful ang pairing. Kapag connected na ang TCOM ninyong dalawa ng backride mo at bigla kayong nag-away, imbis na pababain mo siya, i-disconnect mo lang ang iyong TCOM gamit ang power button. Isang short press lang sa power button para i-disconnect. Intercom disconnected. At kapag na-realize mo na wala kang panggas, kapag hindi kayo nagbate, i-connect lang ulit ang inyong TCOM sa pamamagitan ng isang short press ulit sa power button. Tandaan lang ang sequence na to sa pag-pair ng dalawang TCOM units. First step, i-reset ang pairing history ng dalawang units. Once na-reset na ang pairing history, i-turn on at ilagay sa pairing mode ang dalawang device. Once nasa pairing mode na, ay pwede mo na silang i-connect at i-pair. Kapag ang backride mo ay merong ibang model ng Freedcon dahil sinulot mo lang siya sa best friend mo, okay lang yon dahil ang TCOM ay pwede mo pa rin i-connect sa ibang models ni Freedcon. Gamit pa rin ang parehong sequence ng pag-pair ng 2 TCOM unit. Kapag may kasama ka naman sa ride na merong gamit na third-party brand intercom, huwag ka mag-alala dahil pwede mo pa rin i-connect sa kanya ang iyong Freedcon TCOM. Siguraduhin lang na i-reset muna ang pairing history ng iyong TCOM habang naka-standby mode. Ay press and hold ng 10 seconds ang power button hanggang mag-flash ng dalawang beses ang red light. At once na-reset mo na ang iyong TCOM, ay i-turn on ito pero i-press and hold lang ng 2 seconds ang power button para hindi siya mag-pairing mode. At kapag nasa standby mode na ang iyong TCOM, ay i-press and hold ng 6 seconds ang iyong multifunction button hanggang sa mag-blink ang red and blue light. At once blinking na ang red and blue light ng iyong TCOM, ibig sabihin ay nasa pairing mode na ito para sa isang third-party intercom. Siguraduhin lang na nasa pairing mode din ang iyong third-party brand at i-connect ang iyong TCOM sa pamamagitan ng isang short press sa power button. Kapag magkasama kayo sa ride ng OBR mo pero ayaw ninyong magkwentuhan, pwede ninyong gamitin ang music sharing function ng TCOM. Para i-activate ang music sharing function, siguraduhin munang na-reset ang pairing history ng dalawang units. Para i-reset ang pairing history, habang naka-standby ang TCOM unit, ay press and hold ng 10 seconds ang power button at hintayin na mag-flash ng dalawang beses ang red light to confirm na na-reset na ang kanyang pairing history. At make sure na gawin din ito sa TCOM ng backride. After i-reset ang pairing history ng dalawa, i-pair natin ang TCOM ni Ryder sa kanyang cellphone. I-turn on ang kanyang TCOM unit at i-set sa pairing mode. Press and hold the power button ng 5 seconds hanggang mag-blink ang red and blue light. At once nasa pairing mode na ang TCOM ni Ryder, ay i-connect ito sa cellphone via Bluetooth. Open ang Bluetooth ng cellphone at hanapin ang TCOM device. After ng successful connection sa cellphone ni Ryder, i-turn off ulit ang TCOM ni Ryder. This time, press and hold lang ang power button hanggang sa mag-flash ng isang beses ang red light para hindi na ma-reset ang kanyang pairing history. After nun, ay i-turn on natin siya ulit para naman i-pair sa TCOM. Press and hold the power button hanggang mag-flash ang red and blue light. At ganoon din ang gawin sa TCOM ni Backride. At kapag nasa standby mode na ang dalawa, short press lang ng isang beses sa power button ng kahit alin sa kanila. And wait for the prompt para ma-confirm ang connection.
At once na pair na natin ang TCOM ni Ryder at ang TCOM ni Backride, on ulit natin ang Bluetooth ng cellphone ni Ryder at i-pair ang kanyang TCOM. After na successfully connected na ang tatlo, pwede ka na mag-play ng music sa paboritong music app sa cellphone ni Ryder. At para i-share ang music na naririnig ni Ryder sa TCOM ni Backride, double press lang natin ang power button. At anytime na naka-on ang music sharing feature, ay pwede pa rin makatanggap at makasagot ng tawag si Ryder. Kapag may tumawag sa kanyang cellphone, automatic na magpo-pause ang music at pwedeng sagutin ni Ryder ang tawag. Once na ni-reject ni Ryder ang tawag o tapos na ang kanilang conversation ng kabit niya, automatic na babalik ang music sharing feature at magpi-play ulit ng music. Kung kailangan nyo namang mag-usap habang naka-activate ang music sharing function, pindutin lang ng isang beses ang power button ng kahit sa kaninong unit. At kapag tapos na kayo mag-usap, pindutin lang ulit ng isang beses ang power button. At sa TCOM unit ni Ryder, ay pindutin ng dalawang beses ang power button para i-activate ulit ang music share. Tandaan lang ang sequence na to para sa pag-activate ng music sharing feature. Una ay i-reset ang pairing history ng dalawang TCOM units. Next step ay i-connect ang TCOM ni Ryder sa kanyang cellphone. Third step, patayin ang TCOM ni Ryder. Fourth step, i-turn on ang TCOM ni Ryder at i-pair ito sa TCOM ni Backride. Sunod na step ay i-connect ulit ang cellphone ni Ryder sa kanyang TCOM at once connected, ay ready nang mag-play ng music. And finally, to activate the music sharing feature, habang nagpi-play ang music sa cellphone ni Ryder at naririnig niya ito, double press lang ang power button para i-share ito sa TCOM ni Backride.